Nandito na kala si Don Sebastiano Ibarra. Buenas noches, mga senyor. Buenas noches. Aba, nandito para si Padre Damaso, ang matalik na amigo ng aking ama. Lagad ko kayo makita. Vicento, kung ako'y nagkamali. Hindi ka nagkamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso, ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Nasaan nga pala si Don Tiburcio? Nasa Espanya at inaayos ang kanyang mga papeles para sa pagdodoktor. Hoy muchacha, halika rito at pagpaypayan ako, napakainit ng panahon. Stupida, bilisan mo! Magandang gabi, Don Crisostomo. Buenas noches, senyor. Kayo nga po ang talagang anak ni Don Rafael Ibarra. Ako nga po, Ginoo. Okay, nakikiramay sa iyong pagkawal mga iyong mga. Napakabuti pa naman ni Don Rafael. Salamat, Ginoo. Salamat sa inyong pagpuri sa aking ama. Dahil sa inyong sinambi, pila na burutan ako ng tinig sa dibdib. Mga senyor, Teniente Guevara, Don Crisostomo. Nakanda na po ang hapunan, halina tiyak mo po. Ang upuang ito ay nakahalang sa iyo, Padre Damaso. Sapagkat ikaw ay nakatanda at nakakataas, katungkulan at may kapangyarihan. Hindi naman ako ganun katanda. Sa tingin ko, ang upuanan ay para sa iyo dahil ikaw ang pura ng bayang ito. Sumusunod naman ako sa inyo pinag-utos, Padre. Hindi ko inuutos! Hindi ko inuutos! Santiago, halina at saluhan niyo na kami. Dito ka na maupo sa upo ako. Naku, huwag kang tumindig. Ang pagdasalong ito ay para sa inyo at pagpapasalamat sa Birhen sa inyong pagdating. Don Crisostomo, ilang taon kayong nawala sa Pilipinas? Siguro mga 7 taon. Hindi niyo ba nakalimutan ng Pilipinas? Matagal-tagal din ang 7 taon. Hindi mangyayari yun. Ako'y marahil na malimutan ng aking bahay. Subalit ako, lagi nagaling lang sa akin upang sinilangan. Ano ibig niyong sabihin? May 1 taon na ako hindi nakakabalita sa Pilipinas. Hindi ko man alam kung paano at kailan namatay aking ama. Nasaan ba kayo nun at hindi man lang magpadala ng telegrama? Noong kami ikasal, nagpadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi niyo ba natanggap? Malamang ayas alamin niya po ako ng mga oras na yon at sa pulang niyang sakot ng Russia nitong 2 huling taon. Kung gayon, meron na rin kayo nakilala roon. Wala pa akong masyadong nakilala doon sapagkat doon hindi ako nagsasalita ng Kastila. Maliban na lamang kung ako ay nasa harapan ng ilang konsulado. Kung gayon, paano kayo nakikipag-usap doon? Ginagamit ko ang wika ng aking bahay, ang wikang Pilipino. Marunong ba kayo magsalita ng Ingles? Nanirahan po ako sa Inglaterra na may 1 taon at doon ay Ingles lamang ang ginagamit. Ilay marami na kayo napunta ang bansa, Don Ibarra. Ngunit alin sa mga bansang iyan ang labis mong naibigan? At ang pinakamahalagang nakita mo sa bansang iyan? Bago ako pumunta sa isang lugar, ay pinag-aaralan ko muna kaysa saan ito. Maging ang dahilan ng pag-unlad nito. Lagi ko napapansin, ang kasagahan ng isang bayan ay may kaugnaan sa kalayaan. Kung gayon ay kalayaan ay nakakamit. Kung ang isang bansa ay may labis na pagmamahal sa sarili at kanyang mga ninuno. Yun lang ba natutunan mo? Nag-aksaya ka lamang ng salapi sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam niya ang sinasabi mo. Ipagpatawag niya si Padre Damaso kung inikala niya akong imusmus pa rin. Kagaya ng madalas nila pagsaalo ng aking ama. Mga Ginoo at Binibini, ayan yun ako magpapaalam na. Sandali lamang, maya-maya ay darating na si Maria Clara. Sinundo na siya ni Isabel. Pupunta pa ako bukas, sadyang may gagawin lang ako na hindi pwede ipagliban. Nakita ninyo, wala kagalang-galang kala mo kung sino. Don Ibarra, mag-iingat kayo. Naway magsilbing aral sa inyo ang pagkawala ng iyong ama. Mukhang malapit kayo sa aking ama. Kailan niyo ba ikwento ang kanyang sinapit? Di mo pa rin ba nalalaman? Alam mo ba talaga ang nangyari sa aking ama? Alam niyo ba? Batid ang lahat ang nangyari sa inyong ama. Namatay ito sa bilangguan. Ang ama ko? Nakulong? Kilala niyo ba aking ama? Opo, si Don Rafael Ibarra, ang inyong ama. Akala ko'y malalaman ninyo. Huwag kayo mabahala. Sa bayang ito ay di maaaring maging marangal nang hindi nabibilanggo. Nakakapagpataka na hindi niyo pa alam na nabilanggo ang inyong ama. Maaaring niyo bang isalaysay kung bakit siya nakulong? Ikukwento ko sa inyo, sumama kayo sa akin patungong kwartel at isasalaysay ko ang nangyari sa inyong ama habang tayo naglalakad. Maraming nagmamahal sa inyong ama dahil sa likas na itong kabaitan. Ngunit marami rin sa kanyang naiingit at naiinis.
Karamihan dito ay mga Kastila na sadyang masasama ang mga ugali. Ang mga mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon din ng maraming kaaway katulad ng inyong ama. Ilang buwan pa lamang kayong umalis na magkasama ng loob si Padre Damaso at ang inyong ama. Pinagbintangan ni Padre Damaso na hindi nangungumpisa lang ama mo. Gayon, matagal niya na tong alam. Mula noon ay palagi nang pinasasaringan ni Padre Damaso ang inyong ama sa tuwing siya'y nagmimisa. Ngunit masasabi kong higit na marangal sa kanilang lahat si Don Rafael Ibarra. Nang mga panahon niyon ay may isang kolektor ng buwis na dating artilyero. Tinanggal siya bilang artilyero dahil sa kasamaan ng kanyang ugali at sa kamangmangan. Dahil nga hindi marunong magbasa at magsulat ay lagi siya niloko ng mga Indio. Inaabot nila ng pabaligtad ang kasulatan, kunwari babasahin ito ng kolektor at pipirman na akala mo ay kinahig ng manok. Isang araw ay nagkaroon ng alitan ang inyong ama at ang kolektor. Ngunit pinilabas sila dahil sa pagkabagok, kaya ito'y namatay upang maswadin ang aking ama. Maniwala ka man o hindi, ay ginawa ko ang lahat ang aking mga kayo upang makalaya ang inyong ama. Lumapit ako sa kinaukulan, subalit tinanggihan nila ako. Ayaw nilang madamay sa demanda. Dumating ang panahon ng katarungan, ngunit huli na ang lahat. Nagkasakit si Don Rafael sa loob ng kulungan at doon na siya binawian ng buhay. Malalaman mo ang ibang nangyari kay Kapitan Tiago. Kailangan ko nang bumalik sa kwartel hanggang sa muli Ginoo. Maraming salamat sa inyong impormasyon, Teniente. Maria Iha, bakit kang mag-isa? Ilang malungkot ka? May problema ka ba? Wala naman po, may iniisip lang. Gusto mo ba muna magbakasyon para makalanghap ka ng sariwang hangin? So ba gusto sa Malabon o sa San Diego? Sa San Diego, maaari ko ba muna makausap ang pamangkin ko? Nandiyan ang kanino mo pang iniintay, Mi Clarita. Hindi mo lang alam na higi laging nasa isip. Aray, ba't mo ginawa yun? Ay sige, maiwan ko na muna kayo, mamamalengke pa pala ako. Ako rin, may gagawin pa pala ako, maiwan ko na rin kayo. Mabuti naman at nakaisip pang dumalaw. Ang akala ko ay nakalimutan mo na ako. Hindi na makalimutan mo rin. Kunti mo sa panaginip ko, ikaw ang aking makikita. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Baka naman, marami na ang mga binibihin na iyon ng paibig. Kahit kaya na hindi ako nagsinungaling sa iyo, lalo na ang mga mimita ko kung mga salita ay dahil sa puso ko. Kahit kailan talaga napakabolero mo? Naaalala mo ba ito? Iyan ba yung sulat na ako malis? May iba pa po ba kayong sinulat sa akin, aking Ginoo? Ano bang sinabi ko dyan? Marami. Maraming kasinwalingan. Sinabi mo dito na kailangan mong umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama. At? Nga pala. Bakit? May problema ba? May kailangan pala akong gagawin. Kailangan ko magtuong sa aking bayan para bisitahin ang aking ama sa sementeryo. And then? Ano yung narita? Maaari mo bang bigdasan ang bulaklak si Crisostomo? Iaalay ko lamang para sa kanyang ama. Masusunod, Clarita. Humayo ka na. Hindi kita titigil. Mag-iingat kay Ibarra. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Maya.
Pwede ba sa ibang lugar na lang tayo mag-ukay? Bagong-bago pa kasi inuukay natin eh. Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Pero sariwang-sariwa pang inuukay natin at ang mga buto ay dinadugo pa at ang hindi ko na kaya, hindi na ako magtatagal, nasusuka na ako. Pakasela mo naman. Paano nalaman kung inutusan ka umukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang na naililibing? Nabasa pa kami ng bangkay dahil sa ulan. At malala pa doon, ay namatay ang dala kong silaw. Nakakilabot naman ng iyong sinabi. Hindi lang iyon, natanggal pa sa pagpapakapako ang kabaw at lumuntad ang kalahati ng katawan ng bangkay. Naku po, bakit mo naman hinukay ang bangkay at saka sino ang nagutos sa'yo na gawin iyon? Pakatanong naman ito, magas, ipinagutos lang ito sa akin ng kurang malaki. Ganon, pagkatapos doon, anong ginawa niyo sa bangkay? Libing ko sana ito sa libingan ng mga inches, ngunit hindi ko nagawa dahil mabigat ang bangkay at umulap pa nung gabing iyon. Hay nako, huwag ka na nga ulit magtanong, mag-ukay na lamang tayo. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw, Don Crisostomo. Pasensya na pero hindi ko masyado nadalaw ang living ng iyong mga sapakat na kumuhin at nasukit tungkol sa marami akong ginagawa. Hindi lang kayo nalilito. Siguradong dito mismo yun. Ang mabuti pa magtanong muna tayo doon sa San Pedro. Sige na, mauna na ako. Papakainin ko pa yung anak ko. Magandang araw sa inyo, Ginoo. May napansin kayo yung living. May palatanda ito ng malaking krus. Isang krus po ba na malaki na may nakaukot ng dibo at nakapalihan ng yantok? At ang living ay nakatanggol ng mga bulaklak. Oo nga. Maran nyo ba kaming dalpin kung nasa ng living na iyo? Sinunog ko na yung krus na iyon eh. Sinunog? Bakit masinunog? Dahil ito ang sabi ng kurang malaki, yung kurang namamalo, si Padre Garon. Kung gayon, nasaan ang puntod ang aking ama? Siguro naman alam yung kung saan ito nakalibing. Ngunit wala na ang bangkay na inaanap nyo. Dahil inukay ko na ito at inuto sa akin na inilibing ito sa libingan ng mga inche. Ngunit dahil sa malakas na ulan. Ginawa mo naman! Hindi ko po nagawa yon. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Naisip ko lang na itapon lamang sa ilog ang bangkay kaysa mapasama sa mga inche. Itong sanging palad! Ginoo, huwag niyo akong saktan. Sumunod lamang ako sa utos. Parang mo ako doon sa sosto mo, hindi ko napangalagan ang labi ng iyong ama. Wala po kayong ikahingi ng tawad. Ano ginawa mo sa aking ama? Wala akong ginawa sa iyong ama. Anong wala? Sabi ka ng totoo? Wala talaga akong ginawa sa iyong ama. Baka ang kurang na si tinutukoy mo na si Padre Damo. Kasi lang to. Kalimutan naman ako ng aking bayan, ngunit ako, palaging nag-aalala sa aking lupang sinilangan. Sumusunod lang ako sa inyong pinag-uutos, Padre. Ako nga si Padre Damaso, ngunit kailan man ay hindi na nagkaibigan ang iyong ama. Sa bayang ito ay di maaari maging marangal nang hindi nabibilanggo. Naririto na ang kaninong panghinihintay, Miklarita. Ang Maria Ia, bakit ka mag-isa? Kailan malungkot ka? May problema ka ba? Di alam ang gagawin. Hindi na mo yan!
isang bagay, di ba? Una ka laban yung sa'yo. Isa, dalawa, tatlo. Aray, hindi na po maulit. Sa munting palaruan ang bata.